And welcome po ulit sa ating live tutorial habang naka-lockdown po tayo. Dito muna tayo magiging abala. Ang topic po natin ngayon ay tinatawag na digital makeup. Usable po yan kapag in case na sa photography session nakaligtaan yung magdala ng makeup kit. And ang paggagamitan ay portrait. So, maganda pong gamitin ito, digital makeup. So, dalawa po yung digital makeup tutorial natin. Yung isa ay portrait professional and yung pangalawa ay ArcShot portrait ang gagamitin. So, ngayon po ay una natin gagamitin yung ArcShot portrait. Pwede po kayo mag-download sa ArcShot website. Ito po yung website nila. Andyan yung portrait nila, ArcShot portrait, ito. Ayan sa baba. Meron pang Mac version and meron pang Windows version. Pwede nyo ring i-download yung plugins para sa Photoshop in case na ang gamit yung workflow ay more on Photoshop. I-connect nyo lang yung ArcShot Portrait plugins at magkaanan po yun. Magka-activate na yun sa inside ng Photoshop. So, i-up ko na yung website. So, ito yung ating installed na ArcShot Portrait. Ayan. Ito po yung opening screen ng ArcShot Portrait. So, meron silang sample photos. Pero kung meron naman kayong prepared photo, meron tayo dito sa dalawang button, select photos or select folder. So, kung select photos, click nyo lang yung button ng select photos. Tapos, pupunta yan kung nasaan yung mga photos na gusto nyo gamitin. Ayan. Ayan, mamimili tayo dyan mamaya. So, unahin po natin yung built-in na sample photos nila. Then, tsaka natin i-apply sa mga real-time na photos na kinuha natin. So, unahin natin, halimbawa, ito po. Ayan, ayan po. So, ito yung ating magiging sample sa ngayon. So, una, meron tayong, ito yung Windows drawing screen natin or yung workspace natin. Sa baba yung ano yung mga photos na in-edit niyo. Ito naman yung ayan, view before, yung before and after, yung scale, zoom in, zoom out. Tapos meron tayong patch tool kung may tatanggalin kayo din sa mukha nung sa portrait niyo. And meron tayong brush tool, ayan siya. Adjust skin area and ito naman yung patch o pang blemish removal. Ito naman yung pang-adjust ang key point kung nasaan, halimbawa yung mata, yung ilong, yung bibig, ayan. And itong nasa right side, ito naman yung interface natin, ayan. Pang may mga preset na sila, ayan, style. Okay, wag muna natin lagyan. Tapos clean up. So, pang-soft ng skin, pag-remove ng mga kung nag-highlight yung mukha niya, pwede nyo tanggalin dito. Pag gusto nyo papayatin yung mukha, slim face, brighten eyes, enlarge eyes, remove circle, enhance nose, kung lalo sa mga Pinoy na gusto magpatawang ang ilong ng libre, kaya enhance nose. Di na kayo magpapaliposuction ng inyong ilong. Deepen smile and white teeth. So, libre na po sa dentista na magpaputi ng ipin. Ayan. White and teeth nakalagay. And meron din tayong makeup. Ayan. Breeze, glam, and so on. Ayan po yung mga sample nila. Pero gagawin po natin ay titignan na muna natin yung preset nila. Then, gagawa tayo yung sarili nating preset sa do-it-yourself. DIY kung tawagin. Okay. So, unahin natin muna. Zoom in natin. Ayan. Scroll mouse, yung middle mouse, pag zoom in, or dito sa ano, zoom, yung positive sign. Yan, bot yan. Halimbawa, katulad dito nasa may pagitan ng dalawang mata, merong mga blemish, pwede nyo tanggalin, ito yun. Yan, o, ito. Yan. Halimbawa, yan, tanggalin nyo yan. Yan, brush out nyo lang naman siya. Ito yung mga pwede nyo gamitin. Ito. Ayaw nyo ka-activate. Anyway, ito yung sample niya sa ano, tababa. Yung mga sample sizes ng brushes niya. Ayan siya.
cancel muna natin. And ito namang isa ay just sa skin area. Ayan, ayan yung mga maapektuhan ng pag-makeup natin mamaya. Pero dito, may lumalapit dito. Pwede nyong bawasan. So, eraser tool. Tapos ito, pambawasan. So, bawasan natin. Hindi naman siya kasama sa skin area. So, brush out nyo lang ng eraser tool. Lakihan ng konti. Ayan. Ayan. Ganun din dito. Ngayon, para mas safe kung ang ganito ang gagawin nyo, check muna dito yung ano, adjust key point bago kayo pumunta ron. Sa adjust key point kasi, na-adun kung saan yung range ng i-editin yun. I-edit natin. So, check natin. Ayan. Unahin natin yung sa mata. Ayan. So, dapat sa corner ng mata. Ayan. No? I-adjust natin yung key point. Top ng mata, bottom ng mata, tapos yung key point dun. Sa kilay, ayan siya, yung kilay, yung direction. Sa kabilang side, ganun din, ayan, may sumasala. So, isi-centro nyo lang dun sa volume ng kilay. Sa mata, ganun din. So, para medyo okay naman sa kanto. Sa ilong, ganun din, ayan. Tip to tip ng ilong, so okay naman siya. Sa lips, okay din naman, ayan. So, okay na siya. Tapos yung face, ayan siya, yung kantuhan. So, okay na yun. Ayan. So far, okay naman. Then, tsaka natin balikan yung skin area. Ayan. Kasi pato dito. Katulad dito. Pero kung hindi naman makita sa, ano, kahit hindi nyo na muna rin, kung ma-apto lang ng makeup, pwedeng tanggalin. Pero, hindi naman, di, huwag nyo kabala ang tanggal. Ayan. Okay, so check natin. I-okay muna natin. So, ayan. Unahin natin ang softening skin. So, dito sa taas, meron siyang button, naka-blue. Ayan. Pag tinanggal mo yung blue, ibig sabihin, naka-turn off siya. So, pag inactivate mo yung dito, sa taas na ito, ito. Pag-press nyo, magiging blue icon siya. Active, ibig sabihin yung clean up. Clean up icon. Clean up tools. So, check natin. Unahin natin ang pagsasop ng skin. Meron siyang arrow. Like, pointing arrow. Pag pinindot nyo, lalabas lang tools sa ibaba, sa loob niya. So, yung adjustment. Low, medium, high adjustment. Ayan. So, wala pang epekto yan dito sa, ayun, meron na pala. Kasi, ito rin na mag-ano, yung blue button. Pag inactivate yan, nakita nyo, kuminis agad yung mukha niya. Wala pa tayong ginagawa. Inactivate lang natin button na yan. Then, gusto nyo i-adjust na masyado siyang naapektuhan, yan, i-lessen nyo na konti. Para hindi mo masyadong naapektuhan yung pagkakakinis. So, ayan, oh. Check natin yung etong ano, before and after. So, inactivate lang natin yung button tsaka isang count. Meron na agad ano, napakinis agad natin yung mukha niya. So, yun ang number one. So, tenakin. Sunod, may nagtatanong, saan daw matatanong, ibigay muna natin yung lokasyon. Sir, ito yung lokasyon. So, natin. Ayan, comment. Sorry. Hindi ako mapag-comment. Ayan. Po, hindi. Post ko lang yung ano natin. Yung lokan software. Ito. Or PM Sticky. Ayan. PM Sticky. Yun daw po ang mga kataga ngayon. I-PM lang ako kung gano'n yung magkaroon ng kopya. Okay, back tayo dito sa topic. So, sunod, meron tayong remove screen and pwede nyo balik-balikan. Halimbawa, ayaw nyo mong pakinisin yung mukha niya, i-off nyo lang yung blue button. Ayan. Next, punta tayo sa remove shine. Ginagamit lang kung tayo maraming highlight. Usable po kapag oily ang mukha. Ayan.
nakakaroon ng mga shiny mukha natin pag na-picturean. So, for sa yun, ito lang bandang ilong ang meron itong portion. Kaya, hindi na adong, ayan, kung mapapansin nyo po dito, sa point ng ilong, ayan, natatanggal yung highlight. So, pwede nyo bawasan totally. Ayan, oh, lumalabo kumpara dun sa left side. Ayan, so number 2, number 3, slim base. Kung gusto ng ano nyo, ng client ninyo, ah, medyo papayatin nyo yung mukha ko. Eto, slim base. Activate natin. Ayun, nakita nyo, medyo tumukot yung mukha nyo. Pwede i-manual mode. Ayan, nakita nyo na siya. Na hindi na pa-apektuhan yung pixel ng portrait natin. Ayan siya. Hindi masyadong na-apektuhan. Okay, so kung ayaw ninyong ma-apektuhan ng slim face niya, i-off nyo lang uli. Ayan, wawala siya. Ayan. Okay. Enlarge eyes. Brighten eyes muna natin. Merong client na gusto malinaw yung dating ng mata niya. Bright pala, bright. So, ito yon. Check natin. Ayun, nakita nyo. I-zoom in natin. Ayun yung mata niya. Op. Ayan, nakakaroon ng halat yung mata niya. Lumilinaw. Kung gusto nyong linawan pa, ayan. Zoom in natin. Ayan yung mata niya. Oh. Naging sharp yung dating ng mata niya. So, okay na tayo dun sa bright eyes. Enlarge eyes. Kung client siya ay medyo singkit at gustong palakihin ng mata, eto yun, enlarge eyes. Check natin, ayan o. Kikita niyo yung mata dumidilat bigla. O. Ayan, left side tayo siya. Enlarge eyes. Ayan o. Ayan po yun. So, kung di naman kailangan i-enlarge, okay lang na naka-off. So, depende sa client ninyo. Remove circle. Kikita nyo yung, ayaw ko ang tawag dito, yung eye bag sa baba, ito. So, kahit hindi na gamitan ng Photoshop para matanggal, remove circle, i-activate nyo lang, ayun o, nababawasan. Para hindi naman masyadong puyat yung, ano nyo, cliente ninyo. Baka masyadong puyat, picture ninyo, kitang-kita po yun. Kitang-kita yun dun sa picture. So, kung para hindi masyadong abap ang dating niya, balikan nyo lang yung circle. Ah, sorry. Wala siya na maximum, tsaka minimum. Okay. So, eh na. Libre na yung pagpapatangos ng ilong. Puntahan yung in-house nose. Okay po. Activate nyo yung blue button. Ayan. Nakita nyo. Tumangos ng konti. Maximum natin. Ayan. So, libre na po magpa-liposuction ng ilong. Hindi pa kayo gastos. So, click natin ng konti. Mga medium na lang. Ayan, para di mag-blah. Then, sunod ay smell. Check natin kung ano yung gagawin niya. Ayan, medyo tumawa. Nadagdagan yung tawa niya. Dagdagan pa natin. Ayan. Okay na yan. Whiten teeth. So, hindi na kailangan yung Photoshop. Ayan. White natin yung teeth. Tapos, activate yung button. Ayan. So, ayan po yung nagawa ng ArcSoft Portrait. Tapos, kung okay na tayo dyan, naayos na natin yung mukha niya, eh, sabi niya, ay, gusto kong magpa-makeup. So, makeup pa naman natin. Una natin preset. Ito. Activate natin muna yung turn on. Zoom in natin ng konti. And pili tayo ng gusto natin klase ng makeup dito. Pre-type. Ayan. Kakaroon highlight yung mukha niya. Glam. Glamour. O something na ganon. Masyadong bright. Honey preset. Okay. Then, check man natin yung late night. So, okay. Then, Paris type. Ayan, ito yung mga sample lang naman to. Ngayon, kung gusto nyong gawa ng bago, pwede naman po. Refresh. Ayan, numerous naman. Sukan natin yung number 1. Ayan.
Okay, kung hindi nyo type, i-open nyo lang yung black icon. Tapos kaya tayong panibago. I-click nyo yung do it yourself. Has not saved. Are you sure you want to continue? Yes, muna natin. So, yes natin. Ayan. So, idalik lang na po natin sa unahan. Daan natin. And ito, pwede mo ang sarili nyong preset. Ito yung custom style. Yan, yung softening skin, yung ginawa pa natin kanina. And ito may preset style. Clean halimbawa. Ayan siya. Two. Clean street. So, ano po yun na level by level na. Ayan, level 1. So, naka-ano siya, naka-history na ang dating niya. Halimbawa, gusto nating i-adjust yung PC. Ayan. So, yun yung mga preset na gamit. So, balik tayo sa custom style. Ibalik natin yung ating kina. Soften skin, activate, activate. Slim, brighten, enhance. Ayan, yun yung mga ginawa natin kanina. Masyadong napasobra yung pagkakaano ng mukha niya. Ayan po. Then, yung magigawa natin, pwede natin gawing template. Ayan. Okay. Punta naman tayo sa vision color niya. Ayan. Makeup. So, ito yung kulay ng pang-makeup. Intensity. Nasa foundation tayo. Although, hindi ako marunong mag-makeup. Pero, foundation yata yung magiging kulay ng mukha. Ayun ko ang tawag sa foundation. Anyway, yung pang overall kulit na mukha, ito yung mga pang kulay. Check natin kung anong gagawin yung kulay. Ayan. So, kulay. Ito, pwede kayong manguha ng kulay dito. Ito yung, actually, ito yung kulay ng makeup na nabibili sa, ano, sa mga store. Yung nga lang, hindi tayo, ano, sa mga magme-makeup. Anyway, papakita lang natin kung paano gagawin. So, kunyari ay medium color. Ito yung gagamitin nyo. Ito naman yung light shade color. Ayan. Ito naman yung dark shade color. Halimbawa ito. Ayan o. Kumpara sa kabila, iba na yung kulay. Ayan. So, check natin sa intensity para makita natin yung effect. Ayan o. Kita nyo, bago yung kulay. So, ibalik natin sa medium shade. Ayan, tapos ba, 50%. Ayan. White skin. Gusto natin putiin. Activate. Ngayon. Ayan, pumuputi. Kaya lang, medyo alanganin. So, balik natin sa white skin. Ayan, konti lang. Pang blush on. Ayan yung kulay na available. Activate mo lang yung blue button. Ayan, nakakaroon ng red. So, pakita muna natin. Dito tayo sa blush on. And dito sa taas, nakita niyo yung tlong klase ng blush on. Ito. Ayan pa. 1, 2, 3, 4. Ayan. Ayan pa. So, mamimili lang tayo muna. Unahin muna natin yung number 1. Ayan. Color pink. Dark pink. Ito yung nagkakaroon. Mas maganda, i-adjust mo na intensity para kitang kit nyo. Ayun, yung ibig sabihin ito yung position na dinadagdagan ng flash on. So, bawasan natin kunyari. Ayan. So, ito, pwede magagulat. So, tensyakan nyo adjust yung intensity. At least alam nyo kung ano yung na-apekto ng kulay. Ayan. Dagdag ng konti. And subukan nyo rin i-try yung ibang preset dito sa taas. Halimbawa dito. Ayan. Combination ng dalawang kulay. Ayan, dalawang kulay din. Subukan natin dalawang kulay. Ayan siya. Kaya lang masyadong ano niya. Tama na yung single. Ayan. Just ang konti. Ayan. Then, sunod. I-minimize natin. Yung piece nga, pwede rin i-adjust. So, hindi masyadong kita. So, ayan po yung sa skin. Check natin sa features naman. Ayan. Punta naman tayo eyeliner. So, sabi nila, kilay is life. So, bukan natin baguhin yung kilay niya.
Ito yung mga available na prints ng kilay. Eh, eyeliner pala, hindi pala kilay. Sorry man doon. Eyeliner. Ito yung sa upper portion, ito naman yung sa lower portion. Eh, mapapansin nyo. Yan, tinanggal, dinagdagan. So, meron siyang available dito sa ng freestyle siya. So, kayo na yung mamimili. Ayun. Kaya nun, nagdadagdagan. Eyeliner pala siya. Hindi siya... Eh, sa baba, ito naman. Ayan, nagkakaroon ng... Kaya siya. Eyeliner. Off. On. So, ayan yung mga bago. So, clean natin. Off pala. Ayan, ito naman yung on. So, okay na tayo dyan. Sunod, color ng contact eyes. Ito na po, yung mahilig sa mga ang tawag na sinilalagay sa mata, pangkulay ng mata. Ah, basta, yun na yun. Check natin kung tawag dun. So, adjust natin gray ng mata. Subukan natin bluish. Ito, ano, dark brown. Ayun. Nakikita po yung kulay mata na bawasan. Ay, nadagdagan. Nag-adjust din siya. Contact eyes. Ayun. Contact eyes po ang tawag doon. Subukan yung blue eyes. Ayun, no? Blue eyes. Subukan natin may ibang kulay. Ito. Ayan. Green eyes. Ayan, o. Libre na kayong magpalagay contact lens. Pero bakit naman? So, balik natin dito. Baka meron pa ibang kulay. Balik tayo dito sa medyo... Okay. So, nabawas tuloy. Nabago natin kulay ng mata, color ng contact lens niya. Eye color. Contact lens pala yung kanina. Ngayon man, eye color. So, medyo siya, o. So, gawin natin blue muna. Ayan, o. Nagbabago yung kulay. Ayan, o. Greenish. Pag, ito yung kulay niya. Violet. Green niya, medyo maas. Or blue. So, back tayo sa green. Medyo maayos. Ito naman yung apira kung ano yung gusto nga baguhin. So, either activate mo yung contact or dito lang sa eye color. Ano yung gusto mo dun sa part na yan. So, ayan. Okay na yan. Tapos, eye color. Punta tayo sa eyelashes. Ito na yata yung pilik mata. So, pilik mata daw. Ayan. Ayan. Kakaroon siya ng pilik mata. Ayan. Libre na yung magpaba ng pilik mata. So, ayan. Medyo, ito na. Medyo slight lang. Ito pa yung sample sa loob. Ayan. So, back tayo sa dalawa. Medyo... Ngayon, pag ayaw nyo, i-op yung gray white. Or, dito sa buo. Matatanggal yung eyeliner nyo. Eyelashes pala, rather. Ayan. So, pack natin sa mga medyo maliit. Ayan. Ito naman yung sa baba. Bottom eyelashes. Ayan, no, nag-highlight. Ayan. Nagkakaroon ng highlight dito. Ayan. Ayan. Pack tayo. Medyo hindi natin in-exaggerate yung makeup niya para lang makita natin. Bakit naman masyadong exaggerate? Masyadong digital na nating. So, eyeshadow. Ayan. Ito naman pang kulay eyeshadow. Hindi ko lang kung saan ginagamit yung shadow yun. Anyway, ito yung sample. Ayan, o. Oh, nakakaroon ng kulay. Ito yata yung pinaka-highlight sa gilid ng mga. Ayan. Hanap tayo ng medyo apple. Ayan. Habawa, two color. Pangit. Two color ulit. Pero, ayan. Tapos yung kulay niya, ito naman yung kulay. Available ang kulay. Habawa, gusto nyo yung blue. Combine ng dilaw. So, ito yun. Exaggerate mo na. Ayan. Ayan po. Nag-highlight. Ayan.
Ayan po yung mga available na preset. Okay, meron pang tatlo ang kulay. Check natin. Ayan. Masyado namang... Ito, medyo okay-okay ito. Ayan. Eyeshadow. Then, sunod ay shape ng eyebrow. Ayan, libre na tayo mga eyebrow. Ano ba yung kanina? Kilay. Oh, ito na yung kilay pala. Check natin. Ayan. Tingnan niyo po, automatic nagbago yung kilay. Shape ng kilay. Diba, mga slight lang. Ayan o. Sila yun na adjust. Ayan o. Maliit. Kaya pwede niyong baguhin yung kulay. Yung bluish. So, hindi masyadong kita yung bluish natin. Tapos, dagdagan na ayun. Siguro blue. Or dark. Hanap tayo yung template. Yan, makapal. So, yan po yung mga para po sa mahilig magagalang kilay at nakalimutan ang lime pencil na pang kilay. Ito na yung pwede nyo gamitin. Dark. Ayan. Check in. Ayan, nilinis niya. Kumpara doon sa kabila, nasubog yung kilay niya. Ayan. Then, so, punta naman tayo sa shape, eyebrow. Okay na tayo. Then, sa lipstick. So, nagtamag the lipstick, ito na yung pang lips nyo. Kuha lang kayong kulay, halimbawa red. Activate nyo muna. Ayan. Ngayon bakit brown? Kasi itong kulay na narito black. So, pili lang kayo dito. Bawa ito. Ayan, nag-red na. Ayan. So, ayan po. Top intensity kung gusto nyo lagdagan yung kulay. Ayan. Kaya alam mo yan, digital na yung dating. Kaya, at least mga mild na adjustment. Kunin natin ang medyo red. Ayan po. Sunod. So, yan po yung digital makeup natin na gamit ang ARC support. So, kung titignan po yung kabilang side, natural siya, walang makeup kadala. So, gamitan natin ng digital makeup gamit ang ARC support trick. Ano po yan? Stand alone. And bearing my plugin na hindi Photoshop, ang launcher noon, Photoshop, sa inside ng Photoshop yung plugins noon. So, yun lang po muna, and salamat.